anunsyo sa taon ng balitang pangmasang Pilipino. Hatid ang pagtay na servisyong totoo tubo sa pagulat at pagbaba. Ito ang kapisanan ng GSSA 91.5. Hatid ang balita sa inyong mga radyo. Magandang gabi, Lingkod! Visayas, Mindanao! Sa ating mga kababayan, ako ang inyong lingkod, Jamie Gilante. Kami ang mabati ng ulat balita. Ito ang GSSA 91.5, hatid ang balita panderan. Sa mga ulo ng mga nagbabagang balita, Pinigilay ng eksamen sa kagliyan, timbuk ng EPI! Isang bahay na tunog sa barangay Sumpay, uno ni Matalik ng Guangalito. Samantalang isang aksidente naman sa isang Villa City, driver, did on arrival! Gilas Pilipinas, muli na may pa sa larangan ng basketball. Angelica at John Lloyd, unang kamagustuhan ni Hawa. Alright, ang oras natin ngayon ay alamin ang 5 minutong nakalipas sa alas 7 ng gabi ng araw ng Biyernes, Kabinsyam ng Oktobre, 2022. Magbabalik ang JLSSA 91.5 pagkatapos sa patalastas. Chicks, ako muli, chick, ang kerto, lasting pa po. Pagkuloy na nagkikinig sa JMCC 91.5. Peking Lelig sa minis o pagliang timbog ng NBI. Ating tumayad at iulat ni Bilibiling Honey. Peking Lelig sa minis o pagliang timbog ng NBI. Yanisod ng National Bureau of Investigation ang isang babae matapos mag-isulit hindi siya ng karehistro para kumuha ng licensure examination for professional teacher sa Pagadian City. Ayon sa ulat ng NBI, inaristo si Munayla ni Makali noong pangalawa ng Oktobre matapos pansin ng proctor na mag-iba ang insulan ni Munayla at ang babae na sa dalawang pagkabit ng permanent examination and registration record card o PERRC at notice of admission NOA na nakapangalan sa isang Nazia Dimakhali. Habang naimbestigahan ang aksidente na nangyari sa Pagadian National High School sa Dagundan Campus, umamin naman o si Munayla na hindi siya dapat nakumuha ng isa kundi ang kanya ng nakabatang kapatid na si Nazia. Inamin naman o ni Munayla na sinabihan siya ng kapatid na siya ang kumuha ng isa kapatid nito. Nakuha muli kay Munayla bilang mga ID card na lahat ay nakapangalan kay Nazia. Sinasuwan si Munayla ng falsification of official document alinsunod sa artikulo ng 172 ng revised criminal code. Kinasuwan na rin si Nazia na sa kasalukuyan ay hindi pa nahuhuli. Nag-uulat, Benji Honey, balik sa iyo, Carl. Maraming salamat, Binibining Honey. Isang bahay na sunog sa barangay Sumpay Puno ni Matalik sa Guangalisor, binibining muna ibahagi mo. Isang bahay ang nasunog sa barangay Sumpay Puno ni Matalik sa Guangalisor noong Oktobre 18-22 bandang alas 5 ng hapon. Ang bahay ay pag-aari ni Ginoong Marcelo Alpuliras at Kapiputaw Bulap at Ginang Atlipulap o Alpuliras, tatlong putsiyam na pamamunang presidente na ang murang barangay. Base sa investigasyon ng NDRRM Office, nagsimula ang sunog sa kanilang kusina. Napakadaling umalat dahil sa gawa, kahoy at iba pang light materials ang bahay. Ayon sa mga nakasaksi na insidente, walang tao ang bahay o mga oras na iyon dahil nagtatrabaho ang mag-asawa. Ayon sa kanilang inisyal na assessment, nasa 50,000 piso ang pinsala ng sunog. Pagsagawa ng karagdagang investigasyon, ang PRP na pituho at ang kanilang tagkapan upang malaman ang dahilan ng sunog. Walang manipong para sa pamilya. Mabilis namang nakarestukte ang mga tauhan ng MDRRMO at PMP na pituho. Dahil sa mga agar-tawag ng mga residente sa naturang barangay. Lubos na kanilang pasasalamat sa mga residente sa barangay Sumpay Uno dahil sila ang unang nakagawa ng paraan para maiwasan umalat ang apoy. Ang aming paalala na laging mag-ingat, stay safe, and God bless you, Matayo. Ito po si Monalisa Suman Putulas ng Kungdan. Balik sa iyo, Lenny. Maraming salamat sa iyong may bahagi ng informasyon. Binibinin mo na. At sa accident din naman sa isang Villa City, hindi naman arrival ang isang driver. Ating tumayan ang ulat
ni Fish. Magandang gabi sa inyo dyan, Eduardo. Nakatay ang driver ng isang kotse matapos bumangga at nakasalubong ng bus sa National Highway ng Barangay San Fernando, Isabela, Linggo ng gabi. Kinilala ang nasawi na si Alfredo Bumbal, 21 years old, residente ng barangay na nasabi. Sa investigasyon ng mga polis, dapat kung hilaga ang direksyon ng kotse nang biglang mawala ng pinanong ng kontrol ng manibela ang isang driver. Hanggang ang punta sa kabilang linya, kaya nabangga ang bus. Naisugod ba sa ospital si Bumbal nang nagtamo ang malalang sugat sa katawan, pero diniklara ang dead on arrival. Nag-uulat, Fe Macapas. Maraming salamat, Fe Macapas! Gilas Pilipinas, muling na mayagpag sa larangan ng basketball. Reka. Yes, hindi ko rin ang mga mayagpag ang Gilas Pilipinas sa larangan ng basketball. Hindi kinig ko ng Gilas Pilipinas at Pinoy ang nanonood ang pinaglaban kontra sa Saudi Arabia para sa pagbito ng 2022. Sa pagpunan ng Gilas Pilipinas, pinaloob ng Gilas Pilipinas ang trupa ng Saudi Arabia sa 4-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 
Susunod na ang probinsyanong Panday